Pakilimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang transport group na huwag ituloy ang one-week transport strike sa susunod na linggo. At ayon sa Pangulo, maaari pang pag-usapan ang POV modernization na sa tingin niya ay may kailangang ayusin sa implementasyon. Sinabi yan ang punong ehekutibo sa paglulunsad ngayong araw na isa pang programa para sa pagtamit ng food security ng bansa. Ang sentro po ng balita, maya-maya lamang. Handa pa rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pakinggan ang panig ng transport groups na tumututol sa isinusulong na PUV Modernization Program. Sinabi ito ng LTFRB sa ikinakasang isang linggong tigil pasada simula sa Lunes. Si Naomi Tiburcio sa sentro ng balita live. Yes, Angelique, nakahandang makipagdialogo ang LTFRB sa mga transport group na hindi suportado ang PUV modernization. Ito'y upang hindi matuloy yung nakatakdang tigil pasada na magsisimula sa Lunes. Tinatayang aabot kasi sa 40,000 na mga PUJs at UV Express ang hindi babiyahe sa mga susunod o sa susunod na linggo bilang pagprotesta sa ikinakasang pag-phase out sa tradisyonal na jeepney. Ayon sa grupong commute, mahigit 2 milyong pasahero ang maaapektuhan ng tigil pasada. Una nang itinanggihan ng grupong manibela ang apelang dialogo ni Transport Secretary Jaime Bautista. Sa kabila nito, sinabi ni Joel Bolano, hepe ng Technical Division ng LTFRB, na handa pa rin nilang kausapin ang mga grupong tutol sa phase-out ng traditional jeepney. Hindi lang po yung kapakanan natin ang ating mga drivers at operator, kundi yung kapakanan ng ating mga pasahero. At ang LTFRB at ang DOTR po ay bukas para po sa ating mga transport operators, yung ating sa transport sectors, na makipag-usap para po ma-resolve ito po mga issues and concerns nila para po patuloy ho natin mapagsilbihan yung ating mga kababayan pagdating po sa public transport. Sakaling matuloy, pinaghahandaan na ng LTFRB ang ikakasang transport strike simula Lunes. Bahagi nito ang mga inter-agency meetings ng LTFRB hinggil dito. Hindi na nagbigay ng detalye ang ahensya. June 30 ang deadline na ibinigay ng LTFRB para makasama sa mga kooperatiba o korporasyon ang mga operator na silang bibili ng modern jeepney units. Para kay Bulano, magandang makatanggapan ang korporasyon ng subsidy mula sa gobyerno para sa pagbili ng bagong unit. Magugunitang 4 na beses nang in-extend ng LTFRB ang deadline sa traditional jeepney phase-out. Sa kabila nito ay bukas pa rin ang LTFRB na pakinggan ang panig ng mga tutol dito, Angelique. Alright, Naomi, nag-adopt ng resolution ang Senado para i-postpone ang pag-phase-out ng traditional jeepney. Ano ang tugon ng LTFRB dito? Yes, Angelique, ayon sa LTFRB ay nagkaroon sila ng imbitasyon para magkaroon ng semi-hearing sa Senate. Bukas ito ng hapon, kasama din yung DOTR. Batay sa interview sa Laging Handa ay bukas naman ang LTFRB na pakinggan yung lahat ng panig at pag-aralan kung paano pa matutulungan yung mga operator at yung mga chuper na makapag-comply dito sa modernization. Angelique. Okay, maraming salamat, Naomi Tiburcio.